Ang Sehong the Great Class Destroyer ay isa sa pinaka-advanced na barkong pandigma ngayon. Ang mga ito ay binuo sa ilalim ng programang KDX-3 na naghangad na mabigyan ng South Korean Navy ng isang world-class na destroyer na may kakayahang matugunan ang halos anumang banta sa dagat, lupa o himpapawid. Ito ay mayroong tatlong ship sa class nito, ang Sehong the Great, Yulgo Kiwan at Soe Ryusong Ryan. Ang Sehong the Great at Soe Ryusong Ryan ay itinayo ng Hyundai Heavy Industries Shipyard sa Alsen. Habang ang Yulgo Kiwan ay itinayo ng Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Shipyard sa Apo. Likely owing to the use of only fully developed technologies and subsystems, ang Sehong the Great Class Destroyer ay nagkakahalaga lamang ng $923 million o 50 billion pesos per unit. Kapansin-pansin na ang kanyang tag ng presyo ay ginagawa itong kabilang sa pinakamurang mga barkong pandigma ng Aegis na nagawa kailanman. Ang mga sensor ay binubuo ng 4 na Unspy-1D phased array radar set. Isang UNSPG-62 fire control radar, isang DSQS-21 busy hull mounted sonar, isang MTEQ towed array sonar system at isang SAGEM infrared search and track system. Ang UNSPY-1D ay may kakayahang magamit bilang isang passive radar at ang SAGEM IRST ay isa ng passive system na nagbibigay sa Sehong ng mahusay na klase ng napakalawak na situational awareness capabilities kahit na sa pinakamataas na estado ng emissions control, binibigyan ito ng malaking stealth capability. Ang mga armas, sensor, fire control, propulsion at iba pang mga system ay fully automated at pinagsama-samang network sa pamamagitan ng Aegis Combat Information System. Ang sistemang ito ay nagbibigay daan sa barko na makita, tukuyin, suriin at makipag-ugnayan sa mga target na walang input mula sa mga tripulante, maliban sa desisyon na makisali. Maaaring nga ba itong makuha ng Philippine Navy, isa ito sa pinakamurang destroyer sa buong mundo?